Hello mga ka-chefy! Surprise! Wala tayo sa kusina ngayon. Naimbitahan kasi akong makikain. Makikain talaga dito sa napakagandang restaurant sa May Valenzuela City, ang Kamayan sa Palapat. Nandito tayo sa Tagalog Fishing Village. So, punta na tayo sa loob. Kikitain natin ang napakagandang misis ng kanilang mayor na si Mayor Wes Gatchalian. Walang iba kundi si Mayora Tiff Gatchalian. Let's go inside mga ka-chefy. Ito na nga mga ka-chefies, nandito na ang napakagandang asawa ni Mayor Wes Gatchalian. Walang iba, kundi si Mayora Tiff Gatchalian. Hi, Tiff! Hi, Arby! You're so sexy! Grabe, ito yung sobrang idol ko na chef talaga na friend ko. Diyos ko! And I'm so happy na nandito ka ngayon sa Valenzuela. Yeah, thank you so much! May royal welcome! I know! Thank you so much for inviting me dito. Yeah. At ang ganda ng welcome, may pa-flowers pa kanina. Thank you! Very, very nice place. Very, very nice city. At syempre, excited akong ma-experience ang Kamayan sa Palapat. Ang balita ko, makikitikim lang ako eh. May pagluluto bang magaganap? Ang alam ko yung chef tama. Tama, diba? Okay, yeah. Alam ko makikikain lang ako kaya ako talaga nagtatagot. At matitikman yung mga masasarap na specialty dito sa restaurant. Yes, ito, yes. Diba? Oo. Tapos mamaya ay titikim tayo ng maraming masarap na pagkain. Yes, so handa ka na ba? Ay, ako handa na. Ikaw may ready na ba? Just ready nga. Hindi ako nakapag-diet pero pagkatapos nito magda-diet. Tikim muna ngayon. Oh. Ikaw ready na? Yes. Okay, ready na? Let's okay, go. Sige. Okay, so mga ka-chefies, nandito tayo ngayon sa cooking portion. Siyempre, hindi ako magluluto, kaya mas excited ako. We will be joined today by Chef Bitoy. Hello, Chef. Hello po. Dito sa Kamayan sa Palapat. At kasama rin natin si Councilor Nina. Hello. Ayan, si Councilor Nina, sabi niya kanina sa akin, napapanood raw niya ako nung bata pa siya. Hanggang ngayon. Pero nung bata pa siya, laging ganyan. Nakakatuwa na talaga namang from way back ay napapanood na ako. So, bale, looking young and sexy ka pa rin. Wow, thank you. Dapat kasi kung ganyan ng mga kaibigan ko, kailangan sumabay ng konti. So anyway, magluluto tayo ngayon. Chef, anong lulutuin mo for us? Pinangat po na tilapia sa Palapat po. Okay. Ang main po natin is yung prutas po ng Palapat. Ito na, ang Palapat. Pinupuri po namin po. Okay. So, pakukuluan mo muna? Pakukuluan po hanggang sa... Lumambot. Lumambot po siya, matanggal po yung mga balat niya. At siya po ay sasalain po. Anong pinagsalaan po yung pinakakatas niya? Yung po ang hinahalo po namin sa tilapia po. Ah, so kailangan mo siyang i-boil tapos imamash. So, hindi siya ina-add ng ganito? Hindi po. Saan nyo nakuha yung idea? Tsaka paano nyo nalaman na... Pwede ba lang lutuin ito? Yung bata pa ako kasi ako, madalas po ako maglaro ng ganyan. Kinakain ko po yan yung maasim. Oh, kasi ako hindi ko alam na oo nga, parang diba? Pwede pala ito kainin, di ba? That's true. Oh. Ano to, chef? Prutas or gulay? Prutas po. Prutas? Wow, so pwede siyang kainin. Kinakain siya ng raw, chef. Pwede mo bang hagatin to? So, para siyang yung kamyas, yung gano'n. Parang gano'n po. Parang kamyas. Pwede ba siyang kainin na ganyan? Or pero konti lang humaano nyo kasi... Matigas? Matigas po yan. Ang laman parang bayabas na puro buto yung loob. Ah, okay. Sige, start na tayo, chef. Anong una natin kailangan gawin? Sa po natin ang kalampo. Okay. Magsusutay po tayo ng mantika. Mantika po. Tapos... Luya po. Mm-hmm. Yes. Auna ang luya. Mm-hmm. Medyo iyan po natin para lumabas po yung aroma ho niya. Tapos po, susunod po natin ang sibuyas po. Okay. Saka po yung kamatis. Ano the taste po si chef? Okay ka lang. Relax lang. Hindi kasi tatlo tayong babae. Babae kasi, di ba? Oh. You are surrounded by the angels. Yes. Valenzuela Angels. Yes. Valenzuela City Angels. Oo. May totoong chef. Tapos yung feeling nga lang. Ito po yung tilapia po natin. Okay. Oh. Ah, pero meron na tayong meron naka... Magic! Yes! Saka anong... Oo. Anong paano mo niluto yan, chef? Ano, pinrito mo na yan kanina? Or... Yo, minaiko lang po ito. Ano? Minaiko? Oo, minaiko po. Microwave. Okay. Ito po yung pinaka, ano po natin,
sa yun yung sa Batuan. Ito po yung Palapat po. Palapat. Sinakuluan na po. Chef, bigyan mo ako ng mga tips ha, kung saka pwede gamitin itong palapat para next time, i-feature ko sa YouTube channel. Every time kailangan mo, sabihin mo sa akin. Ayun. Ibigyan ka ta. Ng palapat. Okay, sige. Ang dami, oo. Ayan, kailangan kumulo. So, meron na tayo ditong ginger, onion, tomato, tapos yung ating palapat juice. Opo. Yes. Diba? And then, the tilapia. Yes. Wala nang salt and pepper mamaya pa. Ah, wala po. Okay. Hintayin lang natin kumulo. Okay. Ayan. Ayan. May soft boil nang nangyayari dito. Ito po ang ilalagay po natin. Ang una, ang sitaw po. Okay, yes, sitaw. Okay. Ah. Oh, meron na. May na-blanch na nga kasi tayo eh. O oh, sige. Oh, wala po yung okra. Okay. May switching na nagaganap. May switching na nagaganap dito, chef. Sumunod po, ito pong labis. Labanos po. Labanos. Okay. Oh, baka magkamali ka, chef, nang mailagay. Ako na lang magpapakita. Ito, talong. Okay, talong. Yan. Okay. Ano next? Ano dyan? Kangkong. Kangkong! Okay. Shoot na, chef? Shoot. Ako na po. Then? Yung sili po nating panigang. Sili? Sili? Ayan. Ayan. Okay, tapos halo-halo. Halo po ng konti. So, baka na-confuse yung mga ka-chefies natin, ba't may switching? Na, meron na kasing pre-blanch na vegetables si Chef Bitoy, di ba? Ilalagay po na natin yung mga ingredients po, pambalasa. Okay, ano yan? Ito po ano yung yan? Seasoning. Seasoning, okay. Sugar po. Ah, may sugar. Ah. Ito po ang salt. Salt. Then? And the patis po. Patis, yes. Siyempre, pag Pinoy cooking chef, talagang patis, eh, no? Yes. Di kumpleto pag walang patis. Hintay lang po natin ulit siyang kumulo. Okay. So, chef, yung asukal, para mabalance para out mabalance yung flavor. Yung flavor. Mm. Okay. So, para rin siyang yung usual na, ano nga itong dish na to? Pinangat. Pinangat. It's like the usual pinangat, pero merong ibang lasa because of the palapat. Opo. Tama. Isa ba ito sa mga talagang kinakain or ino-order dito sa restaurant? Isa rin po sa ino-order po ng mga customer po dito. Dito? Opo. Bukod dito, chef, ano pa yung mga specialty nyo? Marami po. Halos lahat po specialty po. Wow! Po. Ay! Talaga? Nako! Balita wow. Ako nga, kasi balita ko, parang marami daw laging kumakain dito. Mahirap na nga raw kumuha ng reservation, lalo na pag weekend. Totoo po yun. Totoo? Wow! Wow. Isa to sa mga best. Sila po eh, ang karamihan po sa aming mga customer po, may pila pa nga po sa labas. Talaga? Wow! Parang blockbuster movie. Blockbuster movie! Ayan, so mga ka-chefies, kung gusto nyo mag-food trip, one of these days, punta kayo dito sa Tagalog Fishing Village dito sa Valenzuela City para ma-experience niyo. Ako excited na akong kumain. Alam mo, Chef Rosebud, paano ko lang no, na dati, itong Tagalog, laging baha ito. Tapos dati, kami ni Mayor West, nung bata pa siya, tuwing pupunta kami dito, bahang-baha pa. Tapos naalala ko dati, sinasabi sa amin na, Mayor, grabe, grabe yung baha. May isda nga kami nakukuha. Talaga? Pag tuwing baha, may isda nang napupunta sa bahay, tapos yun na yung niluluto namin. Tapos ngayon, tingnan mo, ang ganda na nang nangyari. Totoo. Naging restaurant na, naging tourist destination na. Galing. Ang daming nagawa raw kasi talaga nila Mayor Gatchalian dito. Tapos, even yung mga residents po dito, ma'am, talagang tinuruan po talaga namin sila how to put up business. Oh, that's good. Kaya nga dati daw, ano to parang industrial place, sabi. Yes, industrial. Place. Tapos nagkaroon na ng mga restaurants, nagtayo. Yes. Oo. Nakakatuwa. Marami restaurants na, tapos inangat na yung mga kalsada, lahat. So hindi na siya bumabaha, no? Meron pa rin yata konti, pero sobrang konti na lang. Yung ano na lang, normal na baha. Hindi tulad dati na ilang parang araw ang binibilang, ngayon. Weeks? Oras na lang. Weeks pa. Talaga? Oo, ngayon, days na lang. Ngayon, pinupuntahan na para kainan, di ba? Ang ganda-ganda na. Oo, ginawa ng restaurant yung bahain dati. ayan na. Ito na po ang ating pinangat na tilapia sa palapat po. Luto na yan. Okay. Ang blockbuster soup. Oo. Sarap okay ba? Na po. Okay na. Okay. Pasado na sa'yo, chef. Oh, sige na. Ngayon po ay ang pagpiplating po. Ilasali na po natin sa lalagyan. Okay. Okay. Ano palayo? Yes. Wow. Pinangat na tilapia sa palapat. Siyempre, di natin mahawakan, chef, kasi mainit. O kaya mo? Kaya ni ayan, chef. Kaya, kaya. Ayan. Oh. Ito na mga ka-chefy. So, punta na tayo dun sa kainan time. Let's go! E
Ito na, napakadami yung pagkain. I'm so excited. Naku, maraming salamat sa ating host for today. Walang iba kundi si Ma'am Connie, ang may-ari ng Kamayan sa Palapat. Mm-hmm. Naku, maraming salamat. Ang dami niyo pong hinanda para sa amin. Sobrang nakakagutong tingnan. So ano po itong, nandito syempre yung niluto kanina ni Chef na pinangat. O, diba? Sa Palapat. Yes. At marami pa ditong mga pagkain. Sige, pakilala natin to, Ma'am Connie. Ito po yung chili, ground chili garlic. Okay. Pinaputok na tilapia. Mm-hmm. Steam pampano. Steam pampano. Crispy pata. And chili garlic shrimp. Okay. Pomelo salad and Sisi. Mm-hmm. Ilang years na po itong restaurant ninyo? Nag-opening po kami February 2021. Oh, so two years. Two years pa lang. During the pandemic. Grabe, bilib po ako sa inyo. Ang lakas ng loob nyo magtayo ng restaurant during the pandemic, ha? Dahil po yan din sa mga, sa tulong ng nila Secrex that ngayon. Oo. Of course, ang LGU. Lahat po ng nangyari pong development sa Tagalog is galing sa kanilang tulong. Oo, talagang ini-encourage yung mga entrepreneurs, mga business people, talagang magtayo ng mga negosyo. Because of course, when you build or make your businesses, it creates jobs for other people. Yes, oo. Tsaka ang ganda kasi nga dito, hina-highlight rin like ito nga, yung mga fresh seafood, tapos yung Palapat na marami rin dito. So ginagamit yung mga ingredients which is locally available. Yes. Ito po yung Tagalog ang tinatawag ng secrets na Valenzuela's kept secret latte. Yes. Na ngayon, nalalaman na. Valenzuela's best kept secret. Ang Tagalog. Ngayon, nalalaman na ng madlang people. Kasi po, lagi pong nagta-travel yung mga Garcelan family pag holiday. Tapos, lahat na nakikita namin abroad, gusto namin gayahin. So, nag-meeting yan yung mga magkakapatid. Tapos, sabi na, pwede natin ito gawin sa Valenzuela, pati yung park, ginaya rin namin yan. Lahat, tapos yung ito, ginaya rin namin yan from abroad. Kasi gusto nga namin ma-feature yung Valenzuela and mapuntahan ng tourist. Instead of like panay yung dating industrial lang, o panay-fabrika. And na pwede naman na magkaroon ganitong kagandang gusto nila mas maging sustainable and mas may maraming pamilya na tumira dito. Ayan na, ang sisig. Specialty rin daw nila yan dito. Although hindi siya seafood, aba, syempre kailangan natin tikman. Actually, yan ang bestseller po nila. Itong bestseller nila. Kita. Alam nyo kung naiingit kayo habang pinapanood nyo to, alam nyo na kung saan kayo pupunta sa susunod na weekend. Ito sa Kamayan sa Palapat, merong mga tables at meron ding mga kubo like this one that you could eat here, tapos consumable lang siya. Good for 12 people. O, diba? And very relaxing po talaga yung ambiance, yung makikita mong scenery talaga po. Tuwa-tuwa nga ako kasi nandito nga sa, diba, sa pond. Sabi ko ba, nakaisipan yung magtayo ng restaurant sa pond? Diba? Ang galing! I remember, ma'am, nung nag-aaral ako ng college, pag tinanong ng classmates ko, saan nakatira? Valenzuela, probinsya, Bulacan. Ngayon, Valenzuela na. Dito siguro maganda, parang kwentuhan mo po kami nung parang experience niya before. Bago naging ganito na. Naging noong kamay. Araw po talaga ang Tagalog is binabaha. Mm-hmm. Usually inaabot ng month. Grabe, baha dito. Opo. Kasi ito yung pinaka lowland na from sa labas dito po tumutuloy yung tubig. Kaya dito na nagtatagal yung tubig noong araw. Ang sinasakyan namin palabas, bangka. Nagbabangka kami. So pag bumaha, days, hindi ang hassle sa bahay. Minsan months. Opo. Grabe. Every magbabaha, tita, maglilimas kayo after? Yes, ma'am. Opo. Kasi Kamanaba to Kalaokan, Malabon, Napotas, Valenzuela. Tapos, ito parang para tayong sink basin ng lahat ng buong Metro Manila. Puro pababa. So, kahit anong mangyari, talagang lahat ng tubig dito pumupunta. So, gumawa si Mayor West ng pumping station para lahat ng baha lipat sa iba. Ang galing, nagawa ng solusyon. Kasi parang catch basin po talaga. Yeah, catch basin. Ano nga ulit ang luto nito? Pinaputukan tilapia. Pinaputukan tilapia. Plap. Actually, yung malaki kasi, sa tilapia kasi maraming klaseng tilapia. Meron ngayon, may lumalabas pang arroyo na tilapia. Arroyo? Tawag nila dito sa amin sa Tagalog, arroyo. Bakit? Kaya?
Maliit? Hindi ko alam. Sorry. Basta naging arroyo. Okay. Ito po, plapla. Meron tayong native na tilapia. Pero yung lasa nila, tita, iba-iba din po. Iba-iba. Iba-iba din. Again, maraming salamat, Ma'am Connie, for having us here. Sobrang sarap ng pagkain. Invite nyo naman yung ating mga ka-chefies. Paano sila makakapunta dito? Iniimbitahan po namin kayo na makarating po dito sa aming kamayan sa Palapat, Tagalog Fishing Village. Nasa Facebook page po namin, Kamayan sa Palapat. Nandun po yung mga informations para po makontakt nyo po kami for reservation. Nako, oo. Magpa-reserve kayo kasi balita ko nga every weekend eh talagang sobrang haba ng pila dito. According to Chef Bitoy, blockbuster. Blockbuster dito, correct. Oo. Meron pa tayong isang pupuntahan na lugar another dito. Another kainan na naman. Okay, sige. Tapusin na natin ito na let's go there. Okay. Laban. Laban. Ayan mga ka-chef, is nakasakay naman kami ngayon sa E-Trike at kasama natin si Cap Obed. Hi Cap! Saan mo ba kami dadali? Ito sa anong, yung aming 1,300 linear meters na boardwalk. Okay. Sa Eco Park at saka dito sa Visitor Center. Oh, okay. So itong E-Trike na to, Def, ano ba to? Like available dito lang sa Tagalog? Meron kami dalawa para sa mga bisita. Tapos yung 18 piraso, para naman sa mga taong barangay, pinapamasado nila. Ah, okay. Actually, binigay ito ni Mayor noon na dapat 10 lang eh, kaya lang nahiritan pa namin 10 pa. Okay, ito ba yung boardwalk? Hindi pa. Ano po yan, na visitor center na tawag namin. Yung itaas ng building, yun ang daluyan center na hinatawag. Ah. Ang mga nag-ooperate noon, yung mga kabataang barangay, sanggunin barangay naman. Anong meron dyan sa loob, Cap? May mga tinda sila ng mga t-shirt. Ah, ito yung mga souvenirs. Souvenirs siya po sa taas. O mga ka-chefies, nandito tayo ngayon sa Daluyan Center. Ito yung kanilang souvenir shop. Ayan, makikita niyo yung different products na meron sila. Ang gawa ng aming mga SK. Gawa ng mga SK. So, kukuha ako para sa akin. Sabi nila, libre daw eh. Dadalawahin ko na. Ang ganda kasi tingnan nyo, di ba? Nafe-feature nga yung kanilang livelihood. Ayan, di ba? Kapitan, sabi daw, yung mga gawang produkto dito, sabi nyo nga, ay gawa ng mga kabataan. Tapos may mga beneficiary na kabataan din. Opo, sila po. Sila rin. So, kaya tinatawag na daluyan, dumadaloy ang kita. Mula sa kabataan, papunta rin sa kapwa-kabataan. Tampon na nila, lumalaki tuloy. Tapos namimili rito. Kumbaga lahat nakikinabang. Totoo. Magaling ang fundings na pupunta sa kabataan. Kabataan din. Ang galing. Nakapunta kayo dito, ang dami nilang magagandang nakatulong produkto. Nakatulong ka na. Oo. Tumutulong nakabili ka na ng magandang produkto, nakatulong ka pa. Ayan. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Alvarez Park Cafe kasama ang owners na walang iba kundi si Shea at Rem Alvarez. Yes, good afternoon po. Hello. Chef RP, Mayora, Tiffany, and counselor niya. Welcome po sa Alvarez Park Cafe. Nako. Thank you so much for having us. Ang ganda-ganda ng restaurant niyo. Nagulat ako na meron ganito sa Valenzuela. Nako, talagang dapat ay malaman to ng madlang people na may magandang lugar dito sa Valenzuela. Yes. So, ang sarap din ng mga inandaan yung pagkain sa amin. Kakain na naman kami. Yes, grabe. Inanda po namin sa inyo ang mga specialty ng Alvarez Park Cafe na lagi namang pinupuntahan ng mga tao dito sa amin. Si Shea nga pala ay abogado at si Rem naman ay doktor. Pero meron silang restaurant. Diba? Mahilig sila sa pagkain. So, anong mga pagkain natin ngayon?
So first off, we have yung prawn salad po. Mm-hmm. And then my favorite. We have the salted egg shrimp. Okay. And then kinilaw na tanige. Kinilaw na tanige. And then of course, yung crowd favorite po natin, yung chow fried rice. Wow. And then we have the crab marites po. Crab marites? Oh, bakit? Chismosa ba yan? Chismosa. Ano po, parang naging term po siya kasi siya yung kumbaga lagi pinag-uusapan yun na po. Ah, okay. Olive oil and garlic po. Okay. This one po is yung mga favorites natin sa Filipino-Chinese cuisine natin. Uh-oh. And then this one naman po is our seafood bucket. Seafood bucket. Wow. And then that's our bestseller here in the Western Cuisine Alvarez Park Cafe. Okay. And lastly, yung crispy tenjang po, syempre, which is a favorite naman po ng mga may gustong with the beer. Ah, na ganyan. Okay. Napakaganda kasi nitong lugar na to. Parang this area, parang pang date place, no? Yes. Actually po, dito tuwing, lalo na pagka February 14 at saka tuwing evening, doon namin lahat, halos lahat ng pumapasok dito, mga couples. Dito nagdi-date sa gabi. Very romantic. Ako, Chef Arby, nakatama ba ang kanilang? Oo nga, meron pang lugar. Kanilang bahala. Fishing villa. Yeah. Ano naman ang meron doon? Yes, Chef RB, ma'am, yun po yung pinaka-start ng Alvarez Park Cafe. Alvarez Park Cafe started lang po talaga sa aming fishing villa na tinatawag. Mm-hmm. Tapos hanggang sa sabi namin, what if i-open natin sa mga tao? Kasi yun po yung naging breather namin during pandemic. Mm-hmm. So yung area na yun, ma'am, talagang parang for isolation talaga. Yung area po yun, ma'am. Quarantine, ano nila? Quarantine place. Kung mag-aaway ang mag-asawa, pwede doon. It's either magiging loving or talagang mag-aaway. Yes. Totoo naman po. Kaya nga po sa amin, sa mga employees namin, sabi namin, kapag ka, kunwari, magkakaroon sila ng konting alitan, ano, dadalhin na namin dalin! Kayo sa fishing villa para maging okay na lahat. Actually, ma'am, sa dami na nagpo-propose dito, lahat yes po. Kaya usually, siguro, sa kapag nakikita na rin yung nature, napapayes talaga yung girl. Actually, ma'am, yung bridge na nga namin, yung tinawag na nga namin siyang proposal bridge. Eh. Wow. Sa kasi sabi namin, uy, pag nag-propose ka dyan, yes ka agad. Hindi, walang nag-no-no pa dyan. Ang ganda kasi amin. Ng itsura, di ba? Oh. Very scenic talaga siya. At sabi nyo nga, meron na rin kinasal dito sa area natin. Yes po. Yes po. Dito po sa Fisherman's Point, dito po yung mga events kadalasan. Meron din na rin po dito mga event for baptism, birthday celebrations, tapos wedding ang madalas po talaga. Tapos na sila naglalakad sa bridge. Apo. Hindi ba? May naglalakad na po din sa bridge. Everyone, ano nga ulit yung mga social media accounts ninyo? Again, inaanayahan po namin ang lahat na magbisita po sa aming Alvarez Park Cafe. You can visit us as at Facebook, Alvarez Park Cafe. You can call us at 0917-101-1008. And you can follow us on Instagram at Alvarez Park Cafe. Napakarami pa po nila nga abangan dahil ang dami pong surpresa namin ilalabas pa dito sa aming park. Nagsisimula pa lang sila. Ito yung mga, but wait, there's more. Yes. Oh, there's more. Thank you so much again. Thank you again. Thank you. Sobrang saya ng episode na to. Hindi pa matatapos kasi kakain pa kami. Pero syempre, abangan nyo pa yung mga iba namin pupuntahan ng mga restaurants. And then, in the future or soon yan. See you again next time. Wait, bye. Let's go. Cheers muna tayo. Cheers. Thank you. Thank you, Mayora Div. Thank you, Counselor. Thank you.